Guys, good morning. Once again, this is Troy Alang Cruz Magpantay at your service. Welcome to my video vlog. Ang topic po natin for today is all about bot cake automation. Ito po yung aking ginawang bot template na kung saan, syempre, once na in-open nyo po yung bot template, meron pa po tayong gagawin doon. So, yun po ang topic natin for today. So, mag-share lang po ako ng screen. Ayan po. Share lang po ako ng screen. Ayan. So, ito po yung bot template na kung saan ay ibinigay ko na po sa inyo. At kung sa mga hindi pa po nagkakaroon ng bot template ng Vertex Pro Antorata, kindly PM mo lang po ako. Ibibigay ko po sa iyo itong mismong template na to. Okay? So once na binigay ko na po sa inyo yung template, alimbawa po ay ganito. Ayan, binigay ko kay Ma'am Esperanza. Kaya ang gagawin mo lang is i-click mo lang yan, yung link na yan, and then automatically mariredirect ka sa BotCake. Okay? Itong BotCake is a platform po ito na kung saan ay magiging automated na po lahat ng mga inquiries po natin. Kahit natutulog ka, may sasagot po doon sa mga inquiries po natin. Di ba maganda yon? Yes, maganda yon. So, ito na nga po. Ang gagawin mo lang is, hahanapin mo lang po yung Vertex Pro page po. Okay? Vertex Pro page mo lang. Hahanapin mo lang. So, halimbawa, dito kay Vertex Pro Antorata by Joseph. Okay. I-click mo lang tong parang dalawang square na to na magkapatong. I-click mo lang po yan and then click copy. Then, ang sabi dito, copy completed and then click finish lang po. Okay. Then, mariredirect na po yan dito sa landing page na to. Hahanapin mo na lang yung page na pinakopyahan mo. So, this time, kay Vertex Pro Antorata by Joseph Edward Balmores. I-click ko lang po yan. Ayan. Then, ang unang-unang gagawin po natin is i-click mo lang po yung settings dito. Dito sa left side, settings. And then, get started button. Ito, naka-activate na. Then, yung time zone, kailangan plus 8. Then, select target marketplace, Philippines. Then, punta lang po tayo dito sa tag. Tag, ayan. And then, click mo lang tong plus add new tag button. Then, ang gagawin mo lang is enter tag name. Type new. Then, click mo lang itong select sequence sa attach remove sequence. Ayan. Then, piliin mo new customer. Then, click save. Then, click add new tag again. Then, enter tag name as warm. Then, select sequence. Choose warm customer. Then, save. Okay? Then another, add new tag. Create, sold. Then, dito ka na pupunta sa auto remove sequence. Click mo lang po itong new customer at itong warm customer. Then, click save. Okay? So, meron na po tayong tagging. Okay? Then, punta tayo dito sa growth tools. Okay, so sa growth tools naman, naka-drop pa itong Vertex Pro Antorata JSON kung saan kasama po 'yan doon sa ibinigay po nating bot template, no? Kasama na po 'yan. So click mo lang po 'yan. Okay.
And then click opt-in message. Then click mo itong parang lapis. Edit yan. Ayan. So, nakalagay dito, good day, this is Troy. Kaya kung ang pangalan mo, hindi Troy, i-edit mo yan, ha? Na-edit po yan. Then click yes button. Then automatically, mapupunta siya sa flow natin na step 2. Then, sa tag, buray mo ito. Then click new. Ayan. Then register to track sequence. Wala nang ibabaguhin. Then click save. Yun lang. Yun lang po gagawin nyo dyan. Then click save ulit. Then, next step po natin ay pupunta po tayo dito sa automation. And then, sequences. Ayan. Then, click new customer. And then, makikita nyo naka-deactivate pa yung mga button. So, isa-isahin po natin buksan. Buksan muna natin itong after 10 minutes. Yan. Then, ito po ay buray natin. Then, hanapin mo yung warm. Okay? Ay, hindi. Itong new pala. New. Click mo yung new. New. Yan. Then, save and update. Then, activate na. Then, sa after 1 hours, ganun din gagawin natin. New. Then, save and update. Then, activate. After 5 hours, burahin mo ito, then click new, then save and update, then click activate. And then, of course, after 15 hours, burahin mo ito, and then click new, then save and update, then activate. Okay? Then, next naman po na pupuntahan po natin yung warm sequence. Okay, click lang tong warm customer. And then, isa-isa uli natin i-activate. This time, warm audience na siya. Okay, buray mo lang to. Then, piliin mo yung warm. Then, save and update. Then, click activate. Then next, after 5 hours, ganun ulit, buray mo lang ito. Then click warm, then save and update, then activate. After 23 hours, buray mo lang ito, then piliin mo si warm, and then save and update. Then click activate button. And then after that, pupunta naman po tayo para mapagana po natin yung sequence, punta po tayo dito sa rules. Click rules. Okay. So, ito is luma na to. Kaya ang gagawin natin is gagawa tayo ng bago. Click create. Then, lagay lang po natin dito Vertex Pro Rules. So, parang di mali ito. Lagay na natin ng date ngayon, August 8. Then, create. Then, i-click mo lang yung ginawa mo. Then, dito sa trigger, i-click mo lang itong trigger. Okay? Then, click new subscriber. Piliin mo yan. Then, dito na tayo sa bot action. Click mo lang itong action. Then, lagay mo dito ay confirm to track the sequence. Then, click mo lang to. Then, hanapin mo new customer. Then, isa pa, action ulit. Register to track the sequence. And then, warm naman.
Then does it save and activate? Yon. Save uli natin. Okay. So meron na tayong rules. Then next naman po, punta tayo sa keywords. Okay. Ito na yung keywords po natin. How to order. Okay. So activate lang natin. And of course, sa health concern, click muna natin tong three option na to. So, click mo lang po ito. Piliin mo na is warm. And then remove tag, click mo lang ay new. Alright. Then register to track the sequence. Mapupunta siya warm customer sequence po natin. Alright? So, click mo lang out of the box. Yeah, automatic save na po yan. Then dito, once na nakita po nitong mga tao, ito yung health concern natin eh. So yan yun, constipated, constipation, lahat ng uri ng sakit ng tao. No? So once na nag-type na yung customers po natin ng mga sakit-sakit nila, immediate mag-send po agad yung robot natin, yung health concern flow natin. Then syempre, minsan ay pwede mong i-click to, this message is sent one time in or just once. Pwede po ganyan na. Pero this time, kasi minsan may mga paulit-ulit na nagsasabi ng concern nila, kaya unlimited na lang ilagay natin. Okay? Unlimited. Okay na yan. Then click activate. Then, dito naman, click activate. Ito rin, click activate. Then click activate. Okay? Click activate. And click activate. Pero meron po tayo nakita rito ng two action. Click mo lang yan. And then alisin mo to. Okay. Then click new. And